Lalaki arestado sa Quezon City matapos umanong bugbugin at halayin ang dating kasintahang babae. Kunin natin ang update mula kay Nico Bagsik. Nico? Yes, magandang morning sa inyo sa studio, Tito Johnson. Sa loob na ng malamig na rehasa sa lubungin ng bagong taon ng isang lalaki. Matapos magpanggap na buyer ng leche na natipita ng dating kasintahan. Ayon sa police, arestado ang lalaki sa Quezon City matapos umanong bugbugin at halayin ang ex-girlfriend nito. Gumawa pa ang suspect ng dummy account sa social media para magpanggap na buyer ng tinitinda ng biktima. Ngunit para lang daw ito makipagbalikan. Nang sila ay magkita na para ibigay ang order, cellphone ng dating kasintahan ang kinuha agad ng lalaking suspect na ang kanyang order na leche flan. Ikayat din niya ang ex-girlfriend na sumama muna sa kanyang bahay para makipag-usap. Nang mabasa ang mga text message sa cellphone ng biktima na may manliligaw ito, ay doon na umanong ito sinaktan ng suspect. Nakatakas lamang ang babaeng biktima at pinatulong sa mga opisyal ng barangay Tatalon nang makatulog ang suspect. Narito ang pahayag ng pulita. Gumawa ng dummy account itong si suspect natin para ma-meet niya ulit yung ex niya na online seller. Ang in-order niya is leche flan kasi nga holiday season. 11 PM siya ng December 27. Kaya lang, ang nangyari kasi kaya umabot ng ganitong noong December 28 kasi hinintay pa ng victim dahil sa takot, hinintay pa ng victim na yung suspect is makatulog. Para dun siya, nung nakatulog na yung suspect, dun na nagkaroon ng pagkakataon yung victim natin para lumabas ng bahay ng suspect. At nung paglabas siya ng bahay is may nakita siya mga deployed na barangay personnel na malapit dun sa area. Humingi siya ng tulong. Tito Johnson, nagkaroon ng mga pasa sa kamay at braso ang biktimang babae. Dagdag pa ng pulisya, desidido itong pagsampa ng kaukulang mga kaso laban sa dating kasuntahan. Kahit humarap sa kamera ay hindi na nagpaundak ng interview ang suspect. Nahaharap ang suspect sa kasong rape at physical abuse batay sa violence against women and children. Balik sa inyo sa studio, Tito Johnson. Maraming salamat, Nico Bagsik.